guys! I am Martha here for today's video. As you can see naman sa title down below, this is another skincare review. And our review natin today is soaps. Yes, guys. She said soap. But anyway, guys, hindi naman bago tong brand na to sa aking channel. I actually reviewed one of their products, but now they want to do another collaboration with me, and I said yes kasi nagustuhan ko naman yung product nila before. Now, pinadala nila ako na another product nila, which is yung kanilang soaps. Here is the Omo Face and Body Bar. Ayan, so as y'all can see, ito medyo sketchy na kasi bukas na tong isa. I'm going to do a review about this, and I've been using this for about 2 to 3 weeks na, but not every day kasi di ako naliligo every day kasi lately parang 'di ba naging medyo malamig ng mga past few weeks, so medyo nakakatamad talagang maligo and stuff. Not gonna deny that. Pero ginagamit ko naman siya siguro every other day or yeah, tuwing may chance akong maligo. Just a heads up, ginagamit ko lang to actually sa aking body. Di ko pa siya natatry sa aking face kasi due to past traumas. Again guys, as I was saying, hindi ko pa sila nagagamit sa aking face. I'm not so sure if magagamit ko sila sa aking face again due to my past traumas. Kasi dati, gumamit ako ng sabon sa mukha ko and hindi siya naging maganda. Isa yun sa nag-cause ng breakout sa mukha ko. So I was like, I'm not ready for that to happen again. So yeah, kaya I decided na since pwede na naman siya sa body, ginamit ko na lang siya sa aking body. And yun nga, tuwing naliligo ako, doon ko siya ginagamit. Specifically, this one guys. But before that, of course, explain ko muna sa inyo. Hindi niyo pa alam, Omo White is a local brand. So, inspired sila sa Korean skincare and everything. And let's now proceed naman sa kanilang packaging. And as y'all can see, ang masabi ko lang talaga is cute and very baguette vibes, like very teenager vibes siya. And ayan, nakalagay dito Omo White. Nakikita mo rin dito kung para saan siya. Like for example, this one, Ula Light White. Actually, kaparehas niya yung pangalan ng kanilang toner. Kasi yung toner, napapakita ko sa inyo, di ba pare-pares na ng color. May pink, blue, green, and then color black. So ayan, so ito yung nabuksan ko. Bakit ito yung binuksan ko guys? Kasi kung napanood niyo man yung toner reviews ko, ang naging favorite ko doon is eto, yung color black, which is yung Intense Cleanse White na toner. Kaya na nga guys, again, gusto ko naman yung packaging when it comes to information kasi nakalagay dito lahat ng information na kailangan mo. Like for example, ayan, dito sa taas, nakalagay nga is best for normal to combination skin, and then 3 months mo siyang pwedeng gamitin. Tapos vegan, cruelty-free, paraben-free, and recyclable siya guys. And then dito naman sa likod, makikita mo naman yung description niya kung para saan, and yung ingredients, directions din kung paano gamitin, and may mga precautions. Tapos nakalagay din dito guys, ayan. Isang ganito pala guys is 110 grams. Yung price niya is 149 pesos. So, ayan yung price niya. Di ko masabi kung sulit ba yon, kasi I know naman na mayroon ibang mga soap na mas affordable, and yung ibang ingredients is nandun din naman sa ingredients ng mga soap na yon. But again, kung iisipin mo kasi, like formulated talaga siya for face and body, unlike yung ibang soaps na pang body lang talaga. And feeling ko, kung ikaw lang naman din mag-isa gagamit nito, is matagal mo siyang mauubos. So, ayun na nga guys. So, hindi ka nang ipi-play ko, tsaka umiiyak-iyak tong sini. Drama queen. Wawoking din naman. Pagdating naman sa scent, pare-parehas lang sila ng scent. Itong 3 bars. Ayan. Dito naman, pagdating sa scent, pare-parehas lang yung scent nila. Actually, familiar yung scent, and naisip ko na parehas lang yung scent doon sa toner. So, yung toners, para siyang cucumber, citrusy, candy type. So, ganun din yung scent nito, guys. So, yun na nga, guys. So, isa-isahin natin yung mga soaps. Pero, again, parang feeling ko parehas lang din nga doon sa toner. So, ayan. Unahin muna natin ito. Ito yung kanila for normal skin. Yung Ula Light White Face and Body Bar. And ito, may whitening formula siya. So, ayan. Diba, ang cute nito, actually. Ngayon ko lang napansin na paano pala siya, hot air balloon. O, diba? May nakalagay pa dito, hashtag Omo White, Omo Skin, Omo Generation. Ayan. So, sa pinakalikod, ayan, makikita mo yung description. Basahin natin. So, itong Omo's Ula Light White is a uniquely customized glycerin-based face and body soap that dramatically brightens skin with
with kojic acid. So, may kojic acid to guys. For whitening na talaga siya. So, this is paraben-free formula. Also corrects an even skin tone while visibly reducing the appearances of pores and fine lines with the help of antioxidant-rich licorice extract. So, adding the pink cherry on top, it is enriched with niacinamide to deliver effective skin brightening and chok-chok hydration over time. Ano yung chok-chok? Hindi ko alam. Basta nakalagay chok-chok. So, ayan, lagay ko lang dito kung ano ibig sabihin ng chok-chok. But anyway, ayun nga, for normal skin type siya and mostly is for whitening talaga siya, guys. May moisturizing effect din siya, pero parang based sa pagkakaano ko is more on whitening nga talaga siya. So, if yun yung hanap nyo, guys, go for this. So, ayun na nga, guys. Next one naman is Acne Clear White Face and Body Bar. So, whitening formula din. Best for oily and acne-prone skin. So, at first, gusto ko talaga tong matry. Kasi nga, for acne-prone skin, ganyan-ganyan. Eh, diba, acne-prone skin nga ako. Especially sa aking face. Pero nga, hindi kasi talaga ako gumagamit ng soap sa aking face. Kaya hindi rin ako nag-decide na gamitin siya for my skin. Kasi right now, wala naman akong body acne. Usually, nagkaka-body acne ako tuwing summer. Kasi kapag mainit, nalagi akong tinagpapawisa. And everything, it's so far right now. My skin is doing good. She's thriving. I mean, my body skin. She's thriving. She's not giving me any problems or whatnot. So, yeah. So, basahin naman natin yung description niya. So, Acne Clear White is a uniquely customized... Oh, parehas lang. Ito rin yung napansin ko noon, yung sa toners. Like, at some point, parehas yung description nila. Nagkaiba lang sila sa ingredients. So, ang pinagkaiba naman nito is with supercharged antibacterial salicylic acid, may niacinamide din, and meron din licorice extract. Ayan, it ensures that radiant bright glow on your skin, and for its final act, this is paraben-free formula, leaves the skin calm, comfortable, and smooth. Ayan, so pang acne nga talaga siya, and actually, meron siyang tea tree. If yun naman yung concern nyo guys, if acne and oily skin kayo, and if talagang gumagamit kayo ng mga sabon sa inyong face and okay siya, I guess this is for you. Ayun nga guys, for the final one, ito yung kanilang Intense Cleanse White. Ayan, so bakit nga ulit ako nag-decide na ito na yung gamitin ko? Kasi nga guys, dun sa toners, ang nagustuhan ko is yung kanilang Intense Cleanse White Toners, which is, amazingly, surprisingly, yun yung nagustuhan ko kasi may mga dark spots ako noon. Tapos ginamit ko yung toner, naging effective talaga siya. And I was like, girl, okay, ito na itatry ko. Ano siyang whitening formula, tapos best for normal to combination skin. So, ang tanong, nagpapuputi ba? Hindi naman sa ganun na nagpapuputi. Gusto ko siyang i-even out. Like, for example, ayan, makikita mo, hindi pantay. Tapos, lalo na guys, yung siko ko, like, medyo umitim siya due to nag-exercise ako last year, planking, ganyan. Tapos, umitim siya, nagbabalat, ganyan. Pati yung tuhod ko, tapos parang, nagkaroon din ako ng peklat, ganon. Tapos, yung legs ko kasi, uneven siya. Basta, guys, uneven yung skin tone ko. Kahit nasa bahay lang ako ngayon, ewan ko, mahirap talagang i-even out yung skin tone para sa akin. Yun yung concern ko. Kasi napansin ko sa ibang tao, ang bilis lang. Sa akin, hindi. Ang tagal. Like, tingnan nyo, yung sa mukha ako, hindi pa rin... Kahit na alam mo yon, gumagamit naman ako ng ingredients na may pagka-brightening or para ma-even out yung skin ko. Like, ang tagal na. Hindi pa rin sila even. Like, ang hirap. Alam mo yun? Ayan. So, ito naman, Omo Intense Cleanse White is, ayun nga, again, uniquely customized glycerin face body soap. Ayan. Effectively drawing out impurities without stripping the skin of its natural oils. Take note of that. So, this paraben-free formula also combines antibacterial bio-extract that helps prevent the buildup of germs that causes acne. So, parang may pagka-acne nga rin to. So, ayun. Ito naman kasi, enriched with brightening power of kojic acid. So, it provides skin clarity and radiance with every wash. Ito, mas intense ata yung whitening nito. Tapos, ito naman na yung natry ko. Buksan natin siya, guys. So, hindi ako gumamit ng soap na lalagyan. Like, ito lang yung ginamit kong lalagyan tuwing naliligo ako. So, medyo gusgusin na siyang tignan. Everything, tinama, color block siya. Actually, buksan na nga natin yung iba para naman makita na rin yung colors nila. Ayan. Iniisip ko na ipag-giveaway yung hindi ko magagamit. Para naman matry nyo rin, diba? Oh, ayan. This is cute. Actually, ang cute ng pink. Tingnan natin itong isa.
cute ng pink. I love it. Ito. Oh, 'di ba? Mas cute pa rin yung pink, pero ayan, pare-parehas lang naman sila, may nakalagay na Omo, ayan. So, again, let's proceed naman dito sa black kasi ito yung ngayon na try ko. So, ayan, yung consistency niya, guys. Actually, medyo nagulat ako kasi hindi siya yung rough na sabon. Alam mo yun, yung parang pag ginaganyan mo yung soap, parang ano siya, rough siya. Siya hindi. Madulas siya and very smooth siyang gamitin. Tapos, kapag nilalather ko na siya sa aking skin, is madali siyang magbula. And mabula din talaga siya, guys. And as y'all can see, 2 to 3 weeks ko na siyang ginagamit. Buo pa rin naman siya. Although, napansin ko na nabawasan na rin talaga siya. Pero kasi ako lang naman mag-isa, kaya feeling ko tatagal talaga to sa akin. Pero natutuwa kasi ako sa pagka-lather niya. Kaya medyo, you know, lather up and everything ako kapag ginagamit. And actually, yung directions nito is lather soap and apply to face and body. Pero ako body lang. And then leave on for up to 30 seconds. Tsaka i-rinse. So, ganun naman yung ginagawa ko, guys. And so far, kahit meron siyang kojic acid, hindi naman siya ma-hapde sa skin. Hindi rin siya makate. Kasi based sa mga kojic soap na na-try ko before, kapag diba, usually nililive on talaga yun sa skin bago mo siya i-rinse, is ano siya, makate siya. Alam mo yun? Kasi parang nabda-dry niya yung skin mo eh. And again, eto, may kine-claim na hindi niya nasi-strip off yung natural oils mo, which is medyo hindi ako aligned with that. Kapag ginagamit ko siya, oo, madulas siya, mabilis siya mag-lather up. Tapos, alam mo yun, feeling mo na ma-moisturize din niya or na-hydrate niya yung skin mo at the same time. Pero, once na nagbanlaw na ako, mabilis lang din siya mabanlawan kasi parang madulas nga siya. Tapos, maganda yung pagka-lather niya. Pero, once na after ko ng maligo, tapos magpupulas ako ng katawan, alam mo yun, parang na-strip off ang aking oils. Ano mo yung nagawa ka ng whitening soap, tapos pagka ligo mo, ano yung skin mo, di ba? Parang medyo maano siya, hindi siya smooth. So, kailangan mo talagang mag-lotion agad-agad after. Ayan. So, yun lang naman yung concern ko sa kanya. And, so far, yung scent niya, medyo ano rin ako sa scent niya na ewan ko. Ako kasi gusto ko talaga yung parang mga fresh, malinis, ganyan. Ito kasi may pagka-sweet. Ayan. So, kung fan kayo nun, go ahead. Ayan. Mabango pa rin naman siya, pero it's just not for me. Alam mo yon, like, very baguettes vibes. Wow! Ayaw maging baguettes! Cherries! So, anyway, ayun lang. Basta yun lang talaga yung tanging concern ko sa kanya. And as for the whitening, since intense cleanse white nga itong si Maring Omo White, ayan. Sa whitening, wala akong napansin. Pero kasi ilang weeks ko parang naman siya ginagamit. And ayun nga, di ba? Hindi mo naman agad-agad makikita yun in just weeks. Kailangan talaga, ano, matagalan mo itong gagamitin or kailangan ubusin mo. But, meron siyang brightening effect. Like, may konting glow. Napansin ko naman yon tuwing ginagamit ko siya. Ay, sa whitening, yung wala pa akong napapansin sa kanya. Pero yung sa toner niya, napalighten up yung dark spots ko. Kaya, So, medyo na-confuse ako. Or baka nga, it's just a short amount of time pa lang na ginagamit ko siya. Feeling ko kapag tuloy-tuloy mo siyang gagamitin, go, makikita mo yung whitening. Pero again, hindi siya siguro yung super whitening na sobrang puti. Yan. So actually, yun lang ang aking review. Like, feeling ko ang bilis. Kasi nga, isa pa lang yung natatry ko. And again, nasasayangan kasi ako kung bubuksan ko yung ibang soaps. Tapos, di ba, ititigil ko para lang matry yung ibang soaps. Eh, syempre, di ko naman agad-agad makikita yung results nun. Eh, ako, Azia Naomi, gusto ko talagang itry ng maigay yung product para mabigyan ko talaga kayo ng sapat na review. And so far, hindi naman ako talaga na-disappoint sa kanya. Bagay talaga siya for beginner. Yun talaga yung masasabi ko. Sa Omo White, bagay siya for beginner. If ever na, you know, baguhan ka talaga sa skincare and gusto mong matry. I guess that's it, guys, for today's video. Sana naman nag-enjoy kayo and sana naging helpful tong video na to. If ever naghahanap kayo ng bagong skincare na itatry. If ever mayroon pa kayo mga suggestions, and you know, just comment down below and I'll do my very best to check them and answer them. And if bago ka lang dito sa akin channel, don't forget to click the subscribe button down below and also the bell button down below
follow me on my social media accounts. Facebook page, I am Marta. Instagram, TikTok, and Laika, I am Immortal. And guys, please, please, please do like this video. Comment down below and also share this video because it will be very helpful for this channel. Ayan. So I hope guys you're all safe and I hope I'll see you soon again.